Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, si Jesus ang bugtong na anak ng Diyos Ama, sapagkat lubhang maawain ang Diyos Ama, gayon din ang pagkamaawain ng mabuting pastol na si Hesukristo, sapagkat tayo rin nilikha na kawangis ng Diyos, likha sa atin ang awa at malasakit sa kapwa. Ipanalangin nating mapagyabong pa natin ito. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuris sa Diyos, papuris sa Diyos, papuris sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa samba ka namin, inagumuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kinabuhihan, ang noong Diyos, Santahan ang noong Hesukristo, buntong na anak.
atributo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaang ang mga ito'y mangalat at mamatay. Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga tagapanguna ng kanyang bayan. Pinapangalat ninyo at pinabayaan ang aking kawan. Hindi nyo sila binantayan, kaya't kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ako na ang magtitipon sa nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. Hinirang ako ng pastol na magmamalasakit at mangangalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at agam-agam at wala nang maliligaw kahit isa. Akong Panginoon ang may sabi nito, nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari.
Pairalin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginoon, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sangayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay, kahit na ang daang yoy tumatahak sa karimlan. Hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ang ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo. Kaming mga Hudyo at kayong mga Hentil ay kanyang pinag-isa sa pamamagitan ng kanyang katawan. Pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalambisa niya ang kautusang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan. Kapwa, pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa isang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan sa inyong mga Hentil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagsitayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pa't hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila, kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumuko sa dakong pupuntahan ni Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang pagbalik ng mga apostol at alagad ni Jesus Nazareno mula sa kanilang misyon. Kung inyo pong mapapansin, noong mga nagdaang linggo at mga nagdaang araw, ang tema ng ating ebanghelyo ay tungkol sa pagsusugo ni Jesus Nazareno sa kaniyang mga alagad at mga apostol. Sinugo niya ang kaniyang mga alagad ng dala-dalawa at binigyan sila ng kapangyarihan upang magpagaling ng mga may sakit, upang gumawa ng mga himala at kababalaghan at binigyan din sila ng kapangyarihan upang magpaalis ng mga masasamang espiritu. At ang pagsusugong ito ni Jesus Nazareno ay ang tinatawag nating misyon. Misyon po sa kasalukuyan ang salitang ginagamit natin upang tumukoy sa mga gawain ng pagsusugo. O sa pinakasimpleng salita, ang ibig sabihin ng misyon ay isinugo. Sa pamamagitan po ng ating binyag,
tayong lahat po ay nakipag-isa kay Kristo at tayong lahat isinugo niya upang ipagpatuloy ang misyon na kanyang sinimulan. Isinugo niya tayo upang tayo'y maging katuwang niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Isinugo niya tayong lahat upang tumulong tayo sa panawagan ng pagbabalik loob sa loob ng ating tahanan, sa loob ng ating komunidad, sa loob ng ating bansa, at maging sa iba't ibang dako ng mundo. Isinugo ang bawat binyagan upang magmisyon at ipagpatuloy ang gawaing kaligtasan na sinimula na ni Jesus Nazareno. Ngayon naman, narinig natin sa ating ebanghelyo pagkatapos magampanan ng mga apostol at mga alagad ni Kristo ang kanilang tungkulin at misyon, bumalik sila at nagbalik sa presensya ni Jesus Nazareno. At sila ay pinagpahinga ni Jesus. Subalit napakaraming tao noon, maraming lumalapit sa kanila upang magkaroon ng kagalingan sa kanilang mga sakit at karamdaman. At anong sinabi ni Jesus Nazareno? Para makapagpahinga at para makakain tayo, lumipat tayo sa ilang napuok at doon tayo magpahinga. Kaya lula ng bangka, nagtungo ang mga apostol at si Jesus Nazareno sa ilang napuok o lugar. Pero kapansin-pansing, nauna pa ang mga taong sumusunod sa kanila. Nauna pang dumating ang mga tao. Kaya imbis na magpahinga, walang nagawa si Jesus Nazareno kung hindi ipadama ang kaniyang awa at pagmamalasakit. Anong sinabi sa ebanghelyo? Nahabag si Jesus nang makita niya ang mga tao na parang mga tupa na walang pastol. Kaya't pinagpatuloy ni Jesus Nazareno ang pangangaral at pagpapagaling sa mga may sakit at may karamdaman. Kaya nga ang hamon sa atin ng ebanghelyo sa araw na ito, tatlong mahalagang punto. Una, katapatan. Maging tapat tayo sa misyong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Buong puso tayong tumupad sa ating tungkulin upang maging instrumento ng pagbabago, upang maging instrumento ng liwanag ng Diyos at ng kaniyang kabutihan. Buong puso tayong tumupad sa ating obligasyon at tungkulin na magsimba at palagi ang magdasal. Bigyan natin ng panahon, bigyan natin ng atensyon ang mga gawaing pagpapakabanal at mga gawaing magdadala sa atin sa kaligtasan. Kaya nga matatagpuan natin at narinig natin sa unang pagbasa sa pamamagitan ni Propeta Jeremias, ipinapasabi ng Diyos na pinabayaan ng mga tiwaling pastol ang kanilang mga kawan. Hindi sila nagbantay ng maayos. Hindi sila naging tapat sa kanilang mga misyon. Kaya ang sabi ng Diyos, magsusugo ako at muling maghihirang ng isang tapat at tunay na pastol na magmamalasakit at mangangalaga sa inyo. Isang sugo na magiging tapat sa kaniyang pangakong paglilingkod. Isang sugong ibubuhis pati ang kaniyang buhay at hininga
alang-alang sa kaniyang tupa. At ang mabuting pastol na ito ay walang iba kundi si Jesus Nazareno. Siya ang tinutukoy din sa unang pagbasa. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Kaya tulad ni Jesus Nazareno na siya namang nagsugo sa ating lahat, maging matuwid at maging tapat din tayo sa misyong ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ikalawa, awa at pagmamalasakit. Babagamat kung mapapansin ninyo, oras na ng pamamahinga ni Jesus Nazareno at ng mga apostol, hindi naman sinabi ni Jesus Nazareno, umalis muna kayo, magpapahinga muna kami. Hindi naman sinabi ni Jesus Nazareno, bumalik na lang kayo sa ibang araw o sa ibang panahon. Panahon naman namin para kumain, matulog at magpahinga. Subalit, ang ginawa ni Jesus Nazareno sa gitna ng kaniyang pagod at kanilang pagtitiis, nanatili siyang nahabag sa mga tao. Walang nakapigil kay Jesus Nazareno upang ipagpatuloy ang paggawa ng mabuti sa kabila ng kaniyang mga pagod na nararamdaman. Walang piniling oras at pagkakataon sa Jesus Nazareno upang ipadama sa tao ang pagmamahal at awa ng Diyos. Di ba't ganito din ang narinig natin sa Ebanghelyo natin noong Biyernes? Sinabi ng Panginoong Hesukristo, habag ang nais ko, hindi ang inyong mga handog o hain. Kaya nga sinabi natin sa ating pagninilay na kahit araw ng pahinga, hindi nangangahulugan, nahihinto na ang ating mga buhay. Kahit araw ng pahinga, mas magiging makabuhulan ito kung tayo ay patuloy nagagawa ng mabuti. Na kahit araw ng pahinga, patuloy tayong magmamalasakit at patuloy nating ipadadama sa ating kapamilya, sa ating kapwa, ang ating awa at pagmamahal. Mga kapatid kay Kristo, narinig natin sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Sa pamamagitan ng katawan ni Kristo, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at mga Hintil. Nang dahil kay Jesus Nazareno, winasak niya ang alitan ng dalawang bayan. Kapwa, pinanumbalik sila patungo sa Diyos at pinagbuklod sila sa iisang katawan ni Kristo. Ibig sabihin po nito, dahil sa habag, dahil sa awa ni Jesus Nazareno, maging Kristiyano man tayo, Katoliko, Hudyo, Hintil, hindi naniniwala sa Diyos, binigyan niya tayo ng kakayahan upang magbalik loob sa Diyos. Binigyan niya tayo ng binhi ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Hindi dahil magaling tayo, hindi dahil marunong tayo, hindi dahil kaya natin, kung hindi dahil ang Diyos ay matuwid at mahabagin. Tayong lahat nakakalapit ngayon sa ating Panginoon dahil tayong lahat kinaawaan at unang kinahabagan ng ating Panginoon.
mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, patuloy po ang paalala sa atin ni Jesus Nazareno na kagaya niya, maging tapat din po tayo sa ating tungkulin sa Diyos at sa misyong ipinagkatiwala niya sa atin. At huwag po sana maubos ang ating habag, ang ating pagmamalasakit sa ating mga kapwa, lalong-lalo na sa mga mahihirap, naghihikahos, at mas higit na nangangailangan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng kaniyang anak na si Jesus, namalas natin ang awa at malasakit ng Diyos. Kaya't buong pagtitiwala nating idalangin sa Kanya, Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Pagpalain mo nawa at gawing mga tunay na pastol ng iyong kawan, ang Santo Papa, mga obispo, kaparian at mga pinunong laiko, nang sa gayon patuloy silang mangalaga ng iyong bayang hinirang at mag-alay ng mga sarili tungo sa kaganapan ng iyong kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Tulungan mo, Diyos Ama, ang mga namumuno sa aming pamahalaan. Nasundan ang halimbawa ni Jesus na mabuting pastol, maawain, mapagpakumbaba at tapat sa sinumang tungkol, sa anumang tungkulin, sa pangalaga at karapatan at digdidad ng kanilang mga pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine at sa Holy Land at sa buong mundo, ay ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na magdudulot ng kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Upang ang lahat na mga nagdurusa dahil sa kalupitan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mamuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Ipamalas mo, Diyos Ama, ang liwanag ng buhay na walang hanggan sa mga kapatid naming nahimlay, nang sa gayo'y manatiling buhay ang kanilang pag-asang sila'y maging muling mabubuhay. Manalangin tayo.
Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Isama din po natin sa ating mga panalangin sa mga sandaling ito ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kapatid at kapamilya nating may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Ama, dinggin mo po ang panalangin ng iyong bayan. Punuin mo kami ng iyong kagandahang loob at awa. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak ngayong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y matiwang bilang isang sambayan. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng inyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos, kahit na ikaw ay aming tinalikdan. Dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hama upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahama at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, santo, santo,
Panginoong Diyos ng mga hukbo na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan inagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus, the meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus, from the desire. Of being loved.
deliver me, O Jesus, from the desire of being honored, from the desire of being preferred to others, deliver me, O Jesus. Jesus, meek and humble. Deliver me, O Jesus, from the desire of being consulted, from the desire of deliver me, O Jesus, Jesus, meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus. From the desire of being esteemed, from the desire of being loved, from the desire of being extolled, deliver me, O Jesus, Jesus, meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Maaari na pong mabili ang librong Black Nazarene, Devotion and Discourse. Ito po ay kompilasyon ng mga pag-aaral sa kasaysayan at debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ito po ay nagkakahalaga ng 500 piso. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawing mong kami pasulong na makahakbang
mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang hamon sa atin ng Ebanghelyo sa linggong ito, una, maging tapat tayo sa misyong ipinagkatiwala sa atin ni Jesus Nazareno. At ikalawa, sa ating pakikipag-isa kay Kristo, naway huwag maubos ang ating awa at pagmamalasakit sa ating mga kapwa, lalong-lalo na sa mga dukha, mahihirap at masigit na nangangailangan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, iluluwalhati ka namin.